Hi guys! Good day sa inyong lahat! By the way, this is Francis, your online coach. And today I have a question for you, okay? Do you want cash? Right? Do you want cash? Right, probably a lot of you will answer, of course, Francis! Sino bang ayaw ng cash? Okay? Now, magandang tanong yan, di ba? Right? So, karamihan sa atin, actually, lahat naman siguro tayo gusto ng cash. Right? Gusto ng kumita. Right? But, bago tayo kumita, which is magkaroon ng result or magkaroon ng kita sa ating business, sa service na binibenta natin, meron pa tayong isang cash na kailangan gawin, kailangan na i-invest. Right? Pag-uusapan natin yan. Now, karamihan sa atin, yes, gusto ng cash, pero alam mo yun, yung cash na revenue, it's an end product eh. It's an byproduct ng if you're doing business, okay, if you're into marketing, if you're selling something, if you're selling your service or your product, kaya ka nagkakaroon ng revenue, ng kita, or ng cash, right? So, pero meron pa isang cash na dapat natin, okay, dapat tayong, ito talaga yung real investment mo eh, kung meron kang business eh. Ano yung cash na yun. Okay, pag-uusapan natin yan. So, kasi, kapag, if you are into selling, okay, if you are marketing something, right, kailangan mo to eh. Kailangan mong malaman to. Kailangan meron ka nito. Right? And they say na kapag na selling daw, right, yung pagbibenta is both an art and science. Right? Francis, anong ibig mo sabihin art and science? Right? Kasi, art and science kasi it requires the hard and soft skills. Okay? Ayun, ano na naman yung mga hard and soft skills na yan? Right? Okay. Now, pag-uusapan natin yung sinasabi kong cash na kailangan mong kailangan mag-invest, right, para kung meron kang business na ginagawa, ito yung cash na K-A-S-H, right? Hindi ito yung cash with a C, ito yung cash with a K, right? So, ano ba itong cash with a K? So, mag-umpisa tayo sa K, right? K stands for knowledge, right? Knowledge. Now, knowledge, ito yung mga bagay na natutunan mo, na acquire mo sa through academic and through ano pa ba mga yung practical practical learning na na-acquire mo over a period of time. Okay? So and alam mo yun, pag sinasabing knowledge, okay, it's like parang ano eh, parang, alam mo yun, parang sinasabi pang bottomless pit kasi the more you learn, the more you go, parang the more you learn na marami ka parang dapat pang matutunan, okay? Na, it's like, the more you, the, yung alam mo yun, yung gano'n na meron kang the more you want to know more, the more na parang na feeling mo na ignorante ka sa maraming bagay pala, marami ka pang dapat matutunan pala, right? Now, pagdating naman sa business, maganda kapag meron kang itong sinasabing knowledge, maganda na meron kang knowledge about your business, about your product, para ma-deliver mo siya confidently, right? Halimbawa, dito na lang, okay, wag na tayong lumayo. So, since
part ako ng Unity Network. Ito yung isang online business na ginagawa ko, yung name ng company ng ginagawa ko. So, Unity Network. So, ano ba yung meron sa Unity Network? Right? Ano ba yung mga advantage at mga features and benefits na meron yung company natin, yung company na Unity Network, para or bakit ko siya gustong i-promote, right? And, well, meron tayo sa Unity Network. Ito yung isang kagandahan na mga benefits na wala sa ibang company, alright? So, ano yun? Meron tayong mga ready-made system, meron tayong ready-made sales process, and kung isa kang affiliate ng Unity Network, alam mo to na meron tayong built-in follow-up system. So, hindi mo na kailangan mag-follow up sa mga prospects na nag-sign up sa'yo, di ba, under sa affiliate links mo. Meron tayong ganito. So, meron din tayong mga ready-made or done-for-you product delivery system. So, hindi mo na kailangan i-personal na i-deliver yung product ng Unity Network. Okay, hindi mo na kailangan magkaroon ng warehouse para sa mga inventory ng mga product mo. Kasi since digital tayo, nagagawa ng company natin na i-deliver yung product natin, yung service natin online, right? So, and pati na yung payment process natin, or hindi mo na kailangan, alam mo yun, na kailangan na personal na kolektahin yung pera tapos ibigay sa company. Meron na tayo, ready-made na din yun sa company natin. So, ito yung mga bagay na dapat natin matutunan or malaman para pag may nagtanong sa atin, di ba? O ano ba yung meron sa inyo na wala sa iba? Ito yung mga bagay na yun, right? So, at isa pa, yun nga, yung mga bukod sa Unity Network, ano ba yung benefits ng meron Unity Network, right? Hindi mo kailangan mag-bide ng mahal para maging affiliate member. So, once na member ka na, okay, ititrain ka, alright? At ang kagandahan doon, meron tayong mga coaches na magtuturo sa atin, mag-guide sa atin, okay? And meron din tayong meron tayong community, right? Na pwede natin pagtanungan, meron. At isa pang maganda dito, meron tayong mga sales team, right? Mga closer, sila yung magko-close ng mga high-end product ng Unity Network. Ito yung isa sa maganda na wala sa ibang company, right? At ito yun din yung nagustuhan ko sa Unity Network. So, yan. So, maganda na meron kang kaalaman regarding dito, okay, regarding sa business mo, regarding sa mga product at mga service na ino-offer mo. Kasi pag may nagtanong, madali mo siyang masagot, right? Yan yung isang knowledge, okay? Sa knowledge yun. Now, let's go to A. A stands for attitude. Oh, by the way, pag yun nga sabi pa lang, so back to knowledge, yun nga, the more, di ba, sabi nga nila, kung sa ganitong cash, dun sa cash na K-A-S-H, kung tanggalin mo yung knowledge, matitira na lang, ano, ash. Ash, kung parang, yung sabihin, parang wala tayong value pag wala tayong knowledge. Right? And, yun nga, okay, so, yun nga, sa second is attitude. So, ano ba itong attitude na to? Attitude, ito yung how we feel doon sa knowledge na meron tayo. Pwedeng ganyan. So, minsan kasi may nangyayari na kaya tayo parang yung iba yung alam mo yung attitude natin towards sa ganitong product, sa ganitong business kasi kulang yung knowledge natin. Hindi natin na i-deliver ng maayos. So, kaya pag may area na hindi tayo magaling, hindi tayo knowledgeable, parang
nag-iiba yung attitude natin kaya hindi natin i-deliver ng maayos, right? Parang ganun. So, attitude, ito din yung mga type, ito yung parang type of approach, okay? Type of approach pag meron kang mga customers or mga clients na nagtatanong sa'yo. And ito yung the way you treat them, right? Attitude. So, maganda na pag meron kang positive na attitude, right? Mas nakaka-attract ka ng customers, right? So, sabihin na natin, halimbawa, may nagtanong sa'yo, may nag-object sa'yo. So, pag halimbawa, kung alam, nararamdaman kasi yun ng client mo, ng customers mo, na kung paano ka sumagot sa kanila, right? The way you approach, nararamdaman nila yun. So kung feeling nila parang dun parang sa sagot mo, hindi na maganda yung pakikito mo sa kanila, ayun, so malamang hindi sila mag-join sa'yo, hindi sila bibili sa'yo, sa iba na lang sila bibili kasi nararamdaman nila yun. Kung kahit online yan, kahit hindi ka nila nakikita personally, nararamdaman nila, what more kung personal ka nila na kausap, di ba? Mas nakikita nila dun sa mga gestures mo, facial expression mo, nakikita nila yung pagbabago ng attitude mo. Okay? So, kaya dapat sa pag harap mo pa lang sa client mo, sa customers mo, sa pakikipag-usap sa kanila, dapat maganda na yung attitude mo. Right? Para, yun, magkakaroon ka ng maraming customers. Maraming cash, maraming kita. Right? Kasi mag-join sila or bibili sila sa'yo. Okay, next is, ano pa ba? Skills. S is skills. So, skills, ito yung, sabi pa nga, ito yung application ng knowledge mo. Okay? Ito yung knowledge in action. So, yes, putting knowledge into action. Okay? Ito yung na-acquire mo over yun na-acquire mo sa through experience. Okay? Ito yung mga na-acquire mo. Tapos, and pagpa-practice. Okay? Kaibahan naman ito sa talent. Minsan kasi yung talent parang magaling ka na kagad sa field na yan, sa area na yan, tapos kailangan mo na lang siyang ihasa. Tapos sa skill naman, okay, kahit hindi ka magaling, kapag pre-practice mo siya ng pre-practice, pwede ka pa rin gumaling, right? Pwede ka pa rin gumaling sa area na yan. Halimbawa, yung iba naman, magaling sa pagkakanta, may talent sila sa pagkakanta, right? Konting hasa na lang, ma-develop na kaagad, maganda na kaagad yung result. Ikaw naman, kahit hindi ka magaling kumanta, hindi ka magaling tumutok ng gitara, napapractice yan, right? Napapractice yan. So, that's skills. Okay? And kailangan mo to kung may ginagawa kang business, right? Kailangan mo yung mga technical skills. Ito yung mga technical skills, communication skills. Dapat magaling kang makipag-usap, magaling kang kung nagbibenta ka, syempre kailangan magaling ka mag-present, right? Ito, iba kasi, syempre, sabi nila, nakakahiya makipag, alam mo yun, mag-present, yung mga public speak, magsalita sa madla, maraming, kahit naman ako, minsan, actually, ako, nahihain din naman ako eh. Pero, alam mo yun, kaya natin i-develop yun, kaya natin i-practice para mawala yun, para mag-improve tayo dun sa area na yun. Right? And, yun, so kung gusto mong,
kung gusto mong makabenta, tumaas yung sales mo, dapat, anong dapat? You have to improve your skills. Okay? Dun sa area na, kung sa tingin mo, mahina ka dun, right? Mas maganda na improve mo. Communication skills, technical skills, analytical skills, ito yung mga pati yung presentation. Okay, ito yung mga line or areas na pwede mo i-improve. Okay? Ito yung para mas maging presentable. Okay? And lastly, okay, is habits. Habits, ito yung pinakamahirap eh. And ito din yung isa sa nagde-determine usually kung magiging successful ka or hindi. Okay? Kasi yung habit kasi ito yung mga bagay na ginagawa natin okay, na repeatedly na minsan hindi na natin kailangan mag-exert ng effort eh kasi parang na sobra nating ginagawa ng paulit-ulit minsan hindi na natin nalalaman yun nga na hindi na natin or mahirap na i-break kasi naging habit na natin. So it's difficult to break but it can be changed or developed naman yung habit natin. So meron tayong habit na halimbawa kung meron kang presentation, meron kang dapat i-meet, meron kang tapos lagi kang late, right? Kung nasa real estate agent ka, tapos meron kang i-meet na client, na buyer, para or ititripping na buyer. So, paano na lang kung lagi kang late? Siyempre, maghanap sila ng ibang agent, right? And, ano pa ba? Yun. So, kailangan natin maka-develop ng mga bagong habits. Okay, yung mga good habits na relevant sa current business na ginagawa natin. Okay? So, para magkaroon ng pagbabago din yung ginagawa nating business, di ba? So, and yun nga, since mahirap siya i-break, mas maganda na kung sa umpisa pa lang, okay, mag-develop ka na ng good habits. Kasi mas mahirap kasi pag na-develop yung mga bad habits, ang hirap-hirap i-break yun eh. Marami akong kakilala eh. Yung dati, yung alam mo yun, sobra silang nasanay na binigarilyo, tapos yun nga, pagdating lang parang nahihirapan na silang i-break yun. Although, yun nga, yung iba naman, kaya naman. So, pero dahan-dahan lang yung pag break nila yung habit na yun. Okay? So, yun. And, kung, halimbawa, online, kung isa kang online coach, or may ginagawa kang business online, ganun pa rin, di ba? Na-apply mo pa rin yun, yung habit. Kasi, kagaya ko, di ba, may yung mga experience ko, merong mga bagay na kahit na sinasabi natin, yes, automated, meron naman tayong automated system na ginagamit, pero iba pa rin yung kailangan pa rin sila ng human effort, right? Kahit automated sila, kailangan mo pa rin gawin yung part mo. Okay? I-promote mo, tapos yung business na natin or yung affiliate links natin para marami makakaalam. So, meron kasi akong meron tayong habit na minsan tinatamad, yun, automated naman. So, okay lang, kahit isang post lang, okay na yun. Hindi ganun eh. Kailangan natin maka-develop ng habit na mag-promote daily, regularly, right? Para marami makakita sa business natin, right? And, yes, so the more na mas marami makakita, the more na magiging aware sila, magsasubscribe sila, ipa-follow ka nila. Tapos, syempre, ano yung kasunod nun kapag nagustuhan nila yung product or nagustuhan nila or
nagkaroon na kabuild ka na ng trust, okay, they will buy from you. They will join your team, right? They will buy your product or service that you're selling. So yun, kailangan natin yung magkaroon ng habit, okay, good habit. Now, okay, so back to dun sa question or dun sa topic natin na or yun sa statement na selling is, kasi nga di ba nag-discuss tayo kung about selling para magkaroon ng kita, ng cash. So, selling is both an art and science. Bakit art? Kasi requires art and science, because it requires hard skills and soft skills. So, hard skills, ito yung knowledge and skills. Okay? Ito yung mga bagay na, okay, mga technical na side na kailangan mong matutunan, okay? Kailangan mong ma-develop or ma-acquire para mag-improve ka. And then, soft skills, ito naman yung mga, ito yung attitude and habits. Ito yung sinasabi, soft skills, ito din sinasabing people skills, okay? The way you treat people, okay? Ito yung minsan determining factor kung paano ka magiging successful, okay, sa business or dun sa sa business na ginagawa mo, whether if you kung nasa marketing ka, nasa selling ka, yun. So kailangan natin yun, okay? And what else? So yun nga, yung knowledge and skills, kaya science naman, kasi it relates to the left side of the brain. Okay, so medyo di na tayo mag-dig deeper doon. So yun, yung knowledge and skills, it relates to the left side of the brain, while yung attitude naman and habits, sa right side naman siya, right side ng brain. Okay? And yun, so ako, for me naman, bakit ko, okay, ano ba yung, okay, bakit ko pinili yung, I mean, ikaw, ano ba sa tingin mo ang kailangan mong i-improve? Yun, ano ba yung sa tingin mo kailangan mong i-improve, i-develop para magkaroon ka ng maraming sales, okay, at magkaroon ng maraming revenue at cash, right? Ano sa tingin mo kailangan mong i-develop, right? I-comment mo dyan sa ibaba, okay? Gusto kong marinig yan, okay? And as for me naman, I choose to increase my knowledge, then I choose to increase my knowledge. Tapos, pinipili ko niyo yung baguhin yung attitude ko na maging magkaroon ng more positive attitude, right? So, kailangan, you have to practice law of attraction lagi, right? Kahit na medyo, alam mo yun, may mga struggles and challenges, but we have to always practice law of attraction, kasi the more, kung ano yung iniisip mo, ano yung mga binibigay mo, iniisip mo, pagising mo pa lang, na-attract mo yun eh. So, kung lagi mo iniisip na yung problema, na-attract ka ng problema, pero kung lagi mo iniisip yung mga positive, happiness, love, and of course, magkaroon ng positive results sa business, of course, ma-attract mo din yan, right? And I also want to, you know, I also choose to improve my skills and develop good habits. So, kung gusto mo magkaroon ng maraming cash, you have to invest in your cash with K, right? And I guess that's it. So, I hope may natutunan ka. So, if
you have a question, please comment below. All right. And by the way, I would like to congratulate sa team ko sa Unity Network for sa mga cha-ching ninyo lahat. And also, to my team, keep doing your best, okay? Always take action. And for those who are interested to or interested or about Unity Network, gusto mo malaman kung ano yung Unity Network, magbibigay, maglalagay ako ng link probably sa comment section, maglalagay ako ng link. Meron tayong mga free training na pwede mong panoorin. Alright? And again, this is Francis. Right? So, see you in the next video. Right? Thank you very much for watching. Bye!